Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po, gabi, tanghali sa inyong lahat. Welcome po sa aking YouTube channel na Enx Vlog. Salamat po pala sa lahat po ng nanonood ng aking vlog tungkol po doon sa mga kandidato po sa pagka-gobernador sa lalawigan po ng Batangas. Ang alam ko kanina, nasa 1,300 na po ang views. So maaari pa po itong lumaki at ako'y nagulat na marami pong nanood doon sa aking vlog na yon. At ngayon pong araw naman na ito ay pag-usapan po natin yung pagka-vice governor po. Sino-sino po ba ang lalaban ng vice governor sa lalawigan ho ng Batangas? So ito po ang ating napag-alaman. So ang una pong lalaban po at ang unang nag-file po ng Certificate of Candidacy sa larangan po ng politika dyan sa Batangas sa posisyon ko na Vice Governor, ang kauna-unahan pong nag-apply ay ang atin pong incumbent governor o kasalukuyang gobernador po ng Batangas na si Hermilando Dodo Mandanaso. So yan ho ang unang nag-file ho ng COC noong October 1. At kung matandaan po natin o sa kaalaman po ng lahat, ito pong si Hermilando Dodo Mandanas ay matagal na rin po politiko at gobernador ng Batangas. So sa kaalaman po ng lahat, si Hermilando Dodo Mandanas po ay nagsilbi na sa Batangas noong 1995 hanggang 2004 po. Siya po ang gobernador ng mga panahon na yan. At mula naman ng 2004 hanggang 2013, siya naman po ang ating congressman dyan sa Batangas sa ikalawang distrito mula 2004 hanggang 2013. At noong 2016 hanggang sa kasalukuyang taon, 2024, siya po ang naging gobernador muli sa ikalawang pagkakataon. Noong 2016 to 2019, ang kanyang vice governor ay si Nas Ona ng Kalaka, Nas Ona Jr., pag hindi ako nagkakamali, at ang vice governor naman po mula noong 2019 hanggang sa kasalukuyan ko ay itong si Vice Governor Mark Libiste. So balit hindi na po tumuloy si Mark Libiste na lumaban po na governor, at ayon sa balita siya ay nagpaubaya na dito kay former Governor Vilma Santos Recto. So, kaya po si Mark Libiste ay lalaban na po sa posisyon na congressman po dyan po sa 3rd District ng Batangas. So, ayun po, balik po tayo sa pagka-Vice Governor. Ang una pong kandidato po na lalabas sa pagka-vice governor ay ang ating kasalukuyang governor po sa Batangas na si Hermilando Dodo Mandanas. So punta po tayo sa pangalawa. Sino po ba yung pangalawa? Ang pangalawa po na nag-file po ng Certificate of Candidacy para sa pagka-vice governor ay ito pong anak po ni Vilma Santos Recto na si Luis Manzano. So ito po si Luis Manzano ay anak ni Vilma Santos Recto sa veteranong artista po na si Edo Manzano. So yun po, sabay po nag-file si Vilma Santos Recto na at si Luis Manzano kasabay po ng kanilang o kanyang kapatid na si Ryan Recto po na lalaban naman sa ika-anim na distrito po bilang congressman. At sinamahan din po sila ng kanilang ama at si Finance Secretary Ralph Recto. So yun po, ang ikalawang kandidato ho sa pagka-gobernador ng lalawigan ng Batangas ay ito ho si Luis Manzano. So siya po ang ikalawang lalaban po sa pagka-vice governor ng Batangas. At ang ikatlo po na humabol po talaga sa huling araw ng filing po ng COC sa lahat ng kandidato po sa 2025 ay ang mayor po
ng Bawan Batangas na si Ryan Dolor. So si Ryan Dolor po ay matagal na rin mayor ng Bawan, at ang pagkakaalam natin siya ay kasama po, ikatlo siya sa top performing mayors po ng Batangas ayon po sa survey na ginanap noong August 2024, ito pong taong kasalukuyan na ito. So ayon po, si Ryan Dolor po ang ikatlong lalaban po o kandidato sa pagka-vice gobernador po ng lalawigan ng Batangas. So ulitin po natin, sino-sino po magkakalaban? Si Governor Mandanas, si Luis Manzano, at si Ryan Dolor po, mayor po ng Bawan Batangas. So yung tatlo pong yan ang aasahan po natin na mag-iikot-ikot sa iba't ibang panig ho ng bayan ng Batangas. So yan ho ang inaasahan nating mangampanya, at talagang makikita natin ang kanilang pag-iikot sa iba't ibang lugar. So ayun po, nasa Batanggenyo na po kung sino ang iluluklok, at sino po ang papaligan ng mas maraming boto o makakuha ng maraming boto po sa mga Batanggenyo. So si Governor Mandanas ba, si Luis Manzano, o si Ryan Dolor na mayor po ng Bawan? So yan po ang ating aabangan next year, May 2025 ho. Yan ang aabangan natin kung sino ang mapupusuan talaga at iluluklok ng mga Batanggenyo bilang bagong vice gobernador ng lalawigan ng Batangas. Ang alam ko, malaki din po ang role ng vice gobernador dahil siya ang nag-aayos ng budget dyan sa Batangas, at yun po mga pangunahing o siya ang presiding officer sa panlalawigan po ng mga council. So yan po ang inaasahan natin na mangyayari po yung pagluklok sa ating vice gobernador. So ayan lang po ang ating vlog for today. Ang vice gobernador po na kandidato ay si Dodo Mandanas, o Governor Dodo Mandanas, at si Luis Manzano, at ang ikatlo po ay si Ryan Dolor, mayor po ng Bawan. So hanggang dito muna ang ating vlog. Salamat po sa lahat ng nakapanood ng aking vlog. Maraming salamat po sa inyo, and God bless po saan man po kayo naroon.